showbiz fanatics, Alden Richards once and for all nagsalita na patungkol or on behalf of Miss Maine Mendoza sa kanilang katatapos lang na proyekto. Ano kaya ang mga ito? Pero bago yan, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Matagal nga na hinahanapan ng kung ano man ang magiging say ni Mr. Alden Richards para po sa hindi nila pagtatambal or pagkakaroon ng proyekto ni Miss Maine na isa sa mga isinisigaw ng lahat ng mga Alden fans at lahat ng mga supporters ni Alden at ni Maine. Once and for all, narito ang kanila pong or kanyang say patungkol dito. Pero bago yan, nais ko po munang pasalamatan ang lahat ng mga Aldab Nations na patuloy na nanonood at sumusubaybay sa ating mga videos. Dahil dyan, namili tayo ng ilan sa mga komento at ang napili natin ay si Miss Arcely Doloricon. Sabi niya, alam mo Miss Tared, sa telesere pa lang niya, The World Between Us, sinira na ng GMA ang wholesome image niya. Paano na maging role model ng mga kabataan kung ganyang role ang lagi niyang gagawin? So, meron naman pong katwiran si Miss Arcely Doloricon. Sabi naman ni Miss G. Capuras, iba naman yun te, teleserye yun, may story yun, at di na bago yung ganong eksena. Ginagawa niya ng ibang artista, mas grabe pa nga. Tsaka may nakita ka bang private parts? Wala naman, syempre pag ganyan eksena, maingat sila, alam nila na bawal yun. Ginawa kay Alden, nude photo, di naman ginagawa ni Alden yun, topless lang. Tsaka wala sa pagkatao niya yung gagawin ng ganyan, kasi role model siya ng kabataan. Wholesome nga eh, kailangan lang gumawa ng matured role kasi 30 na siya, pwede na siya. Hinggit lang kasi kay sila kay Alden. Ayan, ito naman ang isa sa mga katwiran ni Ma'am G, which is true naman, 'di ba? Syempre nagmamature din ng tao, kailangan din niyang tanggapin 'yon for the maturity ng kanyang role. Kasi hindi naman po habang buhay eh bata si Alden. Sabi naman ni Miss Virginia Punsalan, Miss Darets, let us see if GMA would press on with the case. If GMA would, they should open the case to public only. Can we conclude that they are really serious in clearing the image of Alden to his million of followers? Not until they do that can be persuaded in their good intent of clear name of Alden. The only problem about clearing Alden's that allowed his wholesome image smeared by uncalled questionable vulgar scene that prompted the government to stop the airing of a month or two. That worst scenario, GMA was mum about the main reason why. This time, it's Alden's reputation. It's again at stake. For what? For publicity? To make viewers curious as to follow another teleserye with another actress much older. Seemingly, to steer that would imagination of the viewing public strategy na naman. Ayan. Kasi marami po talagang nag-iisip na baka daw po isa lang promotion yung paglabas nga ng mga nude photos nga ni Mr. Alden. Pero ang take ko lang po dito is hindi naman po gagawa ng ganun ka drastic move ang GMA para kay Alden eh. Imbis na ma-promote yung kanyang teleserye, eh mas ano pa yun, mas magiging worse dahil kung talagang sila ang may kagagawa niyan. Pero kilala kasi yung si Cian Gasa na mahilig talaga siyang manira at gumawa at magfabricate ng mga story. Kaya naman, salamat po sa inyong mga komento. Please comment down below sa ating comment section na related sa ating latest update. And now let's go back to our video for today kung saan naglabas na nga po ng isang video clip, 1-minute video clip, ang Vivo Series 20 SG Vlog with Style. Yung kanila pong pagpo-promote ng Vivo phone ay doon nakasalalay at doon nagsalita si Mr. Alden ng isang bagay na parinig or kumbaga parang nagbibigay siya ng hudyat or nagbibigay siya ng kanyang saloobin patungkol nga sa hindi nila pagkakaroon ng proyekto ni Miss Maine. Which is napakatagal na panahon na po bago nasundan muli ang kanilang proyekto sa pamamagitan pa ng B23 series na kung saan ay talagang matalino ang B23 or Vivo Philippines para maisip nila yung ganitong strategy. Pan-interview, marami na po tayong nakita na balitaan patungkol dito sa kanilang serye na ito. And it is not, yung concept po kasi niya, it is not about promoting the phone. But it also promotes
yung kanila pong feelings and kanilang saloobin patungkol sa mga nangyayari sa kanilang career. Although talagang nag-fly ng high talaga itong si Mr. Alden and Maine, matapos nga na ang dami ng ipinartner sa kanya, although marami po talagang hindi sampalataya at hindi talaga natutuwa dun sa konsepto na ipinartner niya siya kung kani-kanino. And ang isa sa mga positive things na nangyari doon is mas nakilala pa ng husto si Alden. Pero for without Maine, of course, siguro kung si Maine pa yung makakasama niya sa proyekto, ay mas gaganda pa ang takbo ng kanyang karir. Panoorin natin tong 1-minute video clip kung saan mas maging keen observer tayo. Siyempre, si Maine has been with Vivo for the longest time. And when Vivo came to us, I said yes immediately. Because, syempre, parang it's also a way for Maine and I to reunite in a project. And this is something fun and I look forward to working with her all the time naman. So I'm very happy, glad that I'm proud. And you know, launching this phone, this V23 5G, alongside the launch of me as your new brand ambassador. Aba, talagang sobra-sobrang daming ano na. All surprises packed in one. So I'm just really naiyak. I'm just really proud to be part of the family now, and I'm looking forward for more years and for more innovations with phones, especially when it comes to, you know, Vivo smartphones. Alden said very clear na nung dumating daw sa kanyang invitation, yung kontrata na Vivo Philippines wants to be the part of that family of particular product at kasama si Maine, ay hindi po siya nagdalawang isip para umoo, dahil sabi niya, coming from the mouth of Mr. Alden Richards, matagal-tagal na rin yung kanilang proyekto together and they miss sa Maine and yung kanilang tandem sa isang proyekto. I think kung magiging sensitive lang dito yung network, yung handler ni Mr. Alden and Maine Mendoza, eh mas mararamdaman nila yung hungerness ni Mr. Alden and Maine na magkaroon nga ng proyekto together. Sana ito rin yung maging susi, ano, kasi kung kani-kanino nga naman na ibinapartner si Alden, eh meron pong isang taong nag-aantay para sa kanya. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe for more updates. Thank you for watching. God bless everyone.